Hi guys, andito tayo sa labas ngayon. Nandiyan kami guys, yan mga mura lang yung mga ano diyan, mga bilhin si 1 to 10. Kung gusto kung halimbawa may bibilin kayong ano lang naman yung mga like mga plato, mga laruan ng bata. Marami din, maraming mga ano magaganda na mura lang. Diyan kami bumibili 1 to 10 dirhams. Yan may paupuan din siya diyan, oh guys, yan. Ayan na si Maha, guys. You buy? Yeah. Show me which one. Enough that one? I don't know. Huh? Really. Only small maybe that one. How much that one? Yeah. Enough that one? Yeah. Ah, maybe no. How much that? It's $5.50. Mm. It's like watering can. Mm. Water. Where's your father? He go inside. He maybe check for Jesse. Mm. By the way, guys, andito tayo sa may sa city center talaga. Andito tayo kasi nga bumili si Maha. Ang lamig, guys, malamig ang panahon. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Adil now here guys, sinundo na namin, ayan, medyo madilim. Hi guys, andito tayo ngayon, it's Friday at gagawa tayo ngayon ng kabayan bread para may snack yung mga kids mamaya. So, ang main ingredients natin, ito yun guys. Okay, 1/2 kilo of flour. All-purpose flour lang gamit ko guys. And then water, 220 ml of water. And then, 1/2 teaspoon of baking soda. And then, 2 tablespoon of baking powder. And then, 3/4 cup of milk. It, ano to siya guys? Evaporated milk. And then oil. 200 ml of oil. Any kind of oil. And then sugar. 375 gram. And then some salt, also pinch of salt. And then eggs. Two eggs. At saka gagamitin tayo guys ng food coloring para may
pang may kulay naman yung kabayan bread natin, guys. Okay? So, umpisahan na natin. Okay, guys, para nakalimutan ko, lalagyan ko din pala ng orange zest. Depende yung sa inyo kung lagyan nyo or hindi. Kasi sa basic ingredients is wala siya, but gusto kong lagyan siya ng orange zest para medyo may ano siya. Kasi gusto ng mga bata yung flavor ng orange. So, kaya nilagyan ko siya, guys. Okay? Ang unang gawin natin is yung egg muna. Ika-crack natin yung egg. Then, lagay natin yung sugar. Then, yung milk. Kailangan punawin muna natin yung ano, guys, yung sugar. Lagyan din natin siya ng water. Tapos tutunawin natin yung sugar. Tapos yung oil. Tapos natunaw na ito, guys. So ano tayo sa ano, dry ingredients. So yung flour. Tapos ilagay natin yung baking powder. Then the baking soda. Tapos yung salt. Puting salt, guys. Ganyan lang siya. Then, i-mix natin.
the kitchen. You saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bouncers, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple bouncers, go on pizza. They just don't belong. Yan guys, ilagay na natin ito sa oven na ang oven na preheat ko na, na tapos ilagay na natin and then lulutuin natin siya, i-bake natin siya ng mga 15 minutes or 16 minutes. Okay guys, so ayan, luto na siya guys, tingnan nyo ang ganda, tingnan no. Ayan, luto na siya. Masaya na si Maha ngayon. Pagising niya, may cupcake na siya. So, hanggang dito na lang, guys. And please like, share, and subscribe. And click the notification bell. Bye, guys! Kain tayo! Kain tayo!